Nagtapos at ginawaran din ng rekognasyon ng mga mag-aaral ng University of the Philippines College of Mass Communication kahapon. Karamihan sa kanila ay balak pasukin ang mundo ng media at isulong ang paglaban sa misinformation o fake news. Si Erlo Bringa sa detalye. Nagsipagtapos na mga mag-aaral ng University of the Philippines Diliman sa Quezon City College of Mass Communication sa kanilang 108 general commencement exercises at kasabay din ng recognition rites o paggawad ng pagkilala sa mga mag-aaral na summa cum laude, magna cum laude at maging sa iba pang larangan. Maagang nagtungo mga mag-aaral, mga magulang at mag-anak para saksihan ang paggawad ng pagkilala sa mga mag-aaral matapos ang ginawang general commencement exercises. Masayang marami sa mga mag-aaral ng kuleyo dahil tapos na ang kanilang paghihirap sa kabila ng kanilang pinagdaanan makapag-aral lamang at makapagtapos. Magiging daanan nila para sa mga graduates ang kanilang kinuhang kurso upang maituro sa ating mga kababayan ang kahalagahan ng pagtukoy ng fake news o ano ang totoo lalo na sa social media. Dito sa universidad na ito, naturuan din kami tungkol sa pagpa-fact-checking. Naturuan kami kung paano maipapalapit sa publiko yung pagmamahal sa kung ano yung totoo. At yun naman yung mahalaga. Hindi necessary na porque masakit sa damdamin, eh yun na yung, hindi yun, yun yung kasinungalingan. Siguro ma-enlighten namin yung mga kaibigan namin, mga friends namin sa Facebook, mga followers namin sa Twitter, para i-check muna yung mga sinishare nila at mag-isip muna sila bago sila mag-click or bago sila mag-share ng anumang impormasyon sa kanilang mga friends. I already have this advocacy of forwarding yung discipline of verification. Especially, there is this era of misinformation and disinformation na sobrang kailangan yung mga professionals like us na mapalaganap yung truth para maging informed yung Filipino people sa kung ano nang dapat nilang gawin in their everyday lives. Panauhing bandangan naman ng broadcast journalist na si Karen Davila at dito niya inilahad ang magiging trabaho at magiging papel ng mga nagsipagtapos sa kuleyo ng MASCO lalo na sa larangan ng print, digital, TV at radio broadcasting. You don't become an esteemed broadcast journalist or you don't become a Ricky Lee or you don't become a Cheche Lazaro overnight. It is years and years of daily training. Courage is not built in a day. It is built through everyday unglamorous moments where you need to tell the truth and do your job. Para sa mga magulang, ang mapagtapos sa pag-aaral ng kanilang mga anak ay isang accomplishment nilang maituturing. Ito kasi ang pinakamahalagang kayamanan ng kanilang maipapamana sa kanilang mga anak pagdating ng panahon. Marami sa mga magulang ay proud na proud sa naging pagtatapos ng kanilang mga anak dahil sa haba ng panahon ng kanilang hinugot ay nagbunga na ito at nakarating na sa tugatog ng tagumpay at panibagong tatahakin na naman muli sa mundo ng profesyon ng kanilang mga anak. I want you to be the game changers. Can you be that? I want you to change Facebook. I want you to be the one that changes engagement in social media. Inaalay ko yung mga tagumpay na ito sa mga magulang ko, syempre, at sa ating Panginoong Diyos at sa pamamahala. Sinuot ko ngayon yung mga pins na para sa akin ay nagre-representa kung ano talaga ako, kung ano yung buong pagkatao ko. At yun ay yung una, Eskola ng Bayan, at pangalawa, Iglesia ni Cristo. Bago rito, sinagawa naman ang 108 General Commencement Exercises sa UP Amphitheater. Kabuuan nasa 55 summa cum laude ang nagtapos na nagmula sa iba't ibang mga kurso. Kabuuan 5,000 mag-aaral naman ngayong taon ang nagsipagtapos sa pamantasan. Bago naman matapos ang seremonya, ay hindi naman nawala ang tatak ng pamantasan. Nakilos protesta ang ilan sa mga graduates at dito nila nais isulong ang libreng edukasyon, mas maayos na academic programs, press freedom, impunity
at human rights sa lahat ng mamamayan. Isang banner din ang ipinakita na may katagang Atin ang Pinas. Ito'y upang kondinahin at protektahan ang mga teritoryo na sakop ng Pilipinas sa ilalim ng Exclusive Economic Zone o EEZ at kondinahin din ang ginagawang pangingisda ng mga Chinese sa mga teritoryo na sakop pa rin ng Pilipinas. Para sa Eagle News, Erlo Pingas, Ayamuan, B25.